So what's up guys? Another episode ng Cribs Chroma TV. So ito ang ating unang meet up ng dalawang nating magandang communal, ang ating Mono Center Post Balfori. So Socatra Island Blue Baboon. So nabili ko to siguro last year. Magawa nyo na sa September yan eh. Ayan sila, may vlog ako niyan na nirehouse ko sila sa kanilang bahay. So ito na sila ngayon after 1 year guys, tingnan nyo. Ganda ng coloration. Luckily, yung isa is male kasi naglobas din yung color niya, and yung isa naman is babae naman, female. So abangan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila ngayon. Pinagsama ko na sila dyan. Tara guys, tingnan natin. Oops, teka lang. Ito, nakita ko sa taas. Mayroong ginagawa ang ating salmon paste, Cambridgeye, Trinidad Chevron Tarantara. Ayan. Hindi ko alam kung ano eh, masaya lang siya. Gumagawa siya ng web castle niya. Kasi nirehouse ko to last week eh. So ayan, kita niyo naman. Ang galing niya gumawa ng castle. Naaliw lang ako kasi habang inaayos ko yung monocentro po, yung ating embal, biglang ayan siya. May gumagalaw-galaw sa taas. Eh, napaka-suplado niyan eh. Napaka-agresibo. And sana, hopefully maging female din siya. Pero parang mabilis kasi siya lumaki eh. So tingnan natin pagka nag-molt, saka natin ulti i-test ko ano yung kanyang lalabas, male o female. Pero hopefully sana maging female. Mas maharo kasi ang female eh. Magandang coloration, shape dark yung chevron, markings sa abdomen, sa yung color varies niya, green and brown. Sa male naman, color uniform sa male. Sa kanilang diaper, minsan yung ano, yung gray and brown naman yung kanilang ano, coloration. Yun ang napansin ko. So ayun. Teka, may nangyayari na ulit sa baba. Tara guys, balik tayo sa ating embalp. Ayan, nako. First meet up, nagtatry siya. Ayun o. Yun, sana may makapag-insert at huwag siyang makain. Ayun ang kanyang pedipalps. Umiikot yun eh. Napansin ko kasi umiikot siya. Tapos umaano siya dun papasok. So hopefully huwag siyang makain. Pero hindi ko ano pa yung chance na makakain yung lalaki sa mga communal eh. Yan, shoutout kay Hisuka Tol, eto na. At sa ating tropa, yan si Christian Dexter Salazar na taga Amadeo Rizal. Amadeo Cavite. Sorry, Rizal tuloy. So yun guys. Ayan, hopefully nakapag-insert. Tinitingnan ko eh. Yung isa parang nakapag-insert, pero hindi pa rin. Parang papasok pa lang din. Ayan, maalis siya. Pero nakapag-sperm web na to eh. Magkahiwalay naman kasi sila. Ngayon ko lang sila pagsama. So, tingnan natin. Ayan, sinusubukan niya ulit. Ayan na, sinusubukan niya. Sana makapag-insert. So, ito ang ating embalp, yung matured male natin. Ayan, napakagandang mga tarantula. So, ayoko na siya masyadong galawin eh. Baka mamaya biglang magtakbuhan eh. Pero, hindi ko siya maaawat kasi nasa likod siya ng glass. Which is yung enclo ko is nakasara. So, magkainan man, patay ang ating ano, male. Pero sana hindi kasi kumain tong babae. Kumain tong female eh. Bago ko sila ilipat. Naka dalawang crickets din siya eh. So ayan. So parang magkasing laki lang sila kung titingnan mo. Kasi same ko lang itong nabili eh. Ayan, umalis na siya. Ayan, nakabuka yung ganyang ano doon. No, sa may book lungs. So, naalis na siya. Kasi, yeah, shoutout natin muna ang ating mga tropa. Sa si Grim Labs, shoutout sa'yo. Kay Bludge Bug Tol, at saka to si CJTV Vlog. So, yun guys, maraming salamat sa pag-subscribe. Ayun naman ang promise ko na sa next vid ko is i-shoutout ko kayo. So, ayun, nakabukas yung kanyang ano, sa may gitna na kanyang book ano, lungs. Nalilito tuloy ako sa tawag.
So yun, tingnan natin ulit to guys sa next, ewan ko kung mga next ano days, susunod na araw. So try ko ulit ihiwalay ulit yung lalaki, baka sakali maka points ulit siya. So tara. Ito naman guys, ang aking rehousing ng bago nating Santa. Ito ang Tiltocata albopilosum, Nicaraguan curly hairs. Yan, sling pa lang ito eh. So tanayin naman natin itong i-rehouse. Siyempre, ang una natin gagawin agad is check natin yung kanya, kung check natin kung any, kung siya ay merong buhay, kung buhay pa, ayun, buhay pa, may sign. At itong isa naman, check din natin any sign of life. So sana buhay, naalug-alug kasi sa biyahe, pero iningatan ko naman din. So ayan, ito ay galing pa sa Rosario, Cavite. Ayan, isa rin sa mga tropa. Ayun, yun, napakaliit pa. Siguro mga CM size to eh. So, dito yan galing sa ating tropa. Shoutout kay Francis Matondo. Yun guys, legit seller yan. So, yan. Gumawa na ako ng ano, ng enclosure nila. Hindi ko na pinatagal. Mahahaba na ng video ko. Ayun, nilagay ko rin sila ng hide. Para, syempre, tago naman sila dyan. Iyon pa isang ano height. Ito yung enclosure na to, ano to eh, parang may pinaglagyan ng mga display yan. Kinuha ko lang. Nilagyan ko na ng takip ng ilalim. So yun. Pinalagyan ko na lang din para ano. Diyan ko sila lalagay, tag-isa sila. Meron naman yung divider yan eh. So, i-rehouse ko na. Unahin natin dong isa para ano. Iyon, ito na guys. So yun, dahan-dahan lang naman. Medyo basa yung ano, basa yung kanyang subs, pero basa rin naman sa atin. I-miss ko rin lang din yan. Para at least medyo ano, humid at saka comfortable sila pag medyo ano eh, basa yung kanilang substrate. So yun, lalay ko na siya guys. Eto, ayoko kasi humawak talaga ng ano eh, ng sling. Baka madurog ko, mabigat ang kamay ko eh. So ayan, lalagay ko na siya. Pasok ka na boy. Yun, basic na basic. Yun na, nasa loob na siya. So eto, eto lang ang ano dyan. Once na mga sling na ganyang kaliliit pa, lalo na't mga common or tawag yung terrestrial, once na may ilagay mo sa enclosure yan, para ka na nag-aalaga ng lupa. Kasi ang labas niyan, siguro mga next month na, magbabaro yan eh. Magbabaraw yan, tatakpan nila yung hide nila. Siyempre mag-misting ka na lang. Tapos ang labas nyan, kung hindi bagong molt, gutom, siguro mga next month na uli. Ano, sanay na ako sa mga ganyan eh. May mga albo na ako nangyaring ganyan. Yung isa, Honduran. Tapos meron na ako mga vegans na na-encounter na ganyan. Fire leg, na mga sling, na once na nilipat mo sila na sa merong hide, nagbabaro na sila doon. And siguro isang buwan kalahati na ang labas nila. Iba na yung size, malaki na. And then kakain lang, baro na naman uli. Ganun sila eh pag sling. Syempre to defense themselves din sa mga predator. Kasi prey, sa ganyang size nila, prey pa sila eh. Sila yung mga pagkain na mas malalaking insect. So yun guys, ayan sila. Doon siya mag-settle. Sa magdamag niyan, magtatakip na yan. Pupunta na yan sa ilalim. And good luck kung makita ko pa siya uli. Ayun din yung isa. Ayan. Iikot na yan dyan ang iikot. Sa buong magdamag, tatakpan na yan. Yung barrow na yan. Tatakpan nila yung hide na yan. Buong puntakip yan. Tapos yun. Good luck. Lupa na yung alaga ako. So salamat sa Eight Legs. Sa Coco Pete. Yun guys. Yan lang. Simple basic. Medyo humaba yung video ko. Napasarap eh. So, thank you for watching guys. Chill lang tayo.